Ang tulungan ko sa Matawi. Yung time na yun, tinulungan ko talaga sa Mimoy. Binigyan ko siyang pamasahe, tapos nakikusapan, nakukunin daw niya yung lahat niya bago siya uwi. Binigyan ko naman ulit. Siguro ulit sa awa, doon na yung napili ko yung love. Nawa ko sa bahay. Kaso lang, umabot din ng 2 taon, hindi naging magandang resulta. Yung time na nalaman ko na mayroon siyang katawagan sa number, sa mga account na hindi ko alam, kagad din naman akong nag-weed. Hinulayan ko rin kagad. Di sayang naman yung mga... Pero masakit yun. Masakit, siyempre may money involved eh, di ba? Okay lang sana kung tulong-tulong na hindi kayo, pero kayo, naging kayo eh, di ba? Nung dumating siya sa Mindanao, pinadalaan ko siya ng 80,000. Nung dumating siya, tapos pagkasunod ng buwan, pinadalaan ko naman siya ng 70,000. Tapos ng monthly na ako sa kanya ng 30. Aragoy, consistent yun, 1 taon, sir. Dalawang taon. Kasi 2 taon kami na hindi. Kulang-kulang 2 taon na hindi. Sakit nun ha? Sakit sa bulsa? Ano po? Lang sa atin, ma'am. Sino? Ikaw? Sabi ko na nga, sige, Bisaya sa Davao. Bisaya, kanong imag Bisaya nga rata. Hindi pwede. Bawal dyan kay DJ. Kung duha lang mo, pwede na. Oo. Saan ka dito sa Uli, ma'am? Sa Riyadh. Oo, saan sa Riyadh? Sa ano? Exit 10. Isabela? Exit 10, malapit sa ano? Sa football gym. Di mo alam yan. Bagay, di ka naman nagkakalabas. Ang dulo kasi yan, football gym, yun pinakamalaking gym dito sa Saudi. Asan ka po sa Saudi? Riyadh din. Ayun o. Saan sa Riyadh? Kumundisi namin, Damam Road. Malayo. Malayo punta. Hindi, nandiyan lang kaya, tumama. Hindi, nasa Riyadh niya ako. Ang kumundisi namin, Damam Road, tumama. Kasi ang inang ring road niyan, papuntang Damam, is tumama. So, nandiyan kami, banda sa tumama. Nakamagkapit bahay lang kayong dalawa? Ay, malayo yan siya, sir. Kasi shifting yan siya. Sabagay, dulo lang. Makikita doon ang gym. Ilang taon ka na, ma'am? 45, ikaw. Kasi bata ka pa, eh. 52 na ako. Matagal ka na dyan? Ilan ang anak mo, ma'am? Oo, marami po. Marami ba? Mabilang naman yun ata. Ilan? Hindi bilangon. 7. Wow. Dami ah. Pero may ano na po ako. May dalawa po ka na. Ito na po ka na. Tatlo na po mo. Ako dalawa na po ko. Bata pa ako, may anak na ako. Siguro mga 18 years old, may anak na ako. Pero nag-asawa ko, 32 na. Bata ka pa nagkaroon ng anak, pero nag-asawa kayo, sir, 32 na? Yes. Tapos, nagkawalay naman kami, year 2005 yata yun. 2005. Ilang taon lang kontrata niyo? Hindi
sa mag-asawa. Oh. Ay 2003 yata ako nang pagkasal, tapos 2005 naghiwalay. Oh. Bilis ha. Pero siya din yung nanay ng anak mo, sir. Hmm. Ah, hindi. Ah, okay. May anak din ako sa kanya, isa. Mm. Ilan ba anak mo? Wow. Anak ko? Marami din. Kung ikaw marami, marami din ako. Diba? Kasi mas marami naman yun sa'yo. Tatlo. Kunti lang. Tapos, ilang nanay? Tatlo din. Masipag. Eh, siyempre. Ganun talaga yun. Kaya, nung una kasi, puntaan ka maglaro ng basketball, nagkaroon ka ng mga juwa-juwa. Ganun talaga yun nung unang panahon. Kabataan pa. Kasi umabot kasi ako nung una sa Bohol. Nakalaro laro ng basketball. Hindi lang naman sa Rizdao. Laro lang ng basketball. Mm. Oh, marami kang... Laro din ng babae. Laro din ng babae kasi... Eh, hindi ko lang yun. Hindi lang nanay, di ba? Hindi lang yun. Siyempre, ang mga babae naman, kahit waterboy ka lang sa court ninyo, may makagusto din naman. Ilang taong ka na dyan ngayon? Trabaho mo? Anak, 9 years. 9 years ka na dyan sa amo mo? O, ibig sabihin na bait yung amo mo? Ako naman. Hmm. Diba kayo dito sa Saudi Arabia, open na yung liyo? So, may liyo pa rin. Oo, oh, pero hindi mo ako naglabas. Meron naman ako hindi kung maglabas ako kung gusto ko, pero hindi ako naglabas. Pasyal-pasyal ka rin doon sa mata. At least nakita ka naman ng fresco. Pino, hindi yung kamera lang. Hmm. Tsaka pwede kayo magkita ni sir pag sakali. Ay, bawal sir. Bawal yun. Kita lang naman. Sabagay, sa mata si kita. Sa mata lang ba? Hanggang sa mata lang? Mm. Sa mata si kita lang. Excuse me? Ano daw? Lagi kayo nagpunta ang bata. Medyo malayo kasi dito sa bata. Friday na sa bata ako. Pero hindi naman talaga totally sa isang buwan. Every Friday, nandoon ako hindi. Siguro sa isang buwan, this is. Pumupunta ako doon sa bilyaran sa baba ng Biladyo. May bilyaran doon. Doon ako nag-i-stambay. Kaya naman ako pumupunta doon at least. Magkaroon ng vitamin yung mata ko kaysa nandito lang ako sa site. Na-toxic ako dito eh. Walang vitamin sa mata. Iba naman kasi yung ano. Iba naman kasi yung lalaki sa babae pag nasa. Oo, oh, kasi kami dito is open naman kami kahit saan pumunta. Kaya kasi, hindi basta-basta matalabas. Eh, ilang bisis ka na naka-open? Yung ano, yung June 6th, nabuhay ako, tapos nagbalik yung pag-aulog. Hmm. So, hindi ka na-open? Yung ano mo? The past mo. Ano daw? The past ko? Ano sabi mo? Anong tanong ko? Anong tanong sabi mo? Sabi ko ilang taon sa mga? Ah, ilang taon na. Nahigit na rin sa mga. Ah, matatang na rin sa mga. Hmm. So, sana yung task mo? Hindi na kayo nagsama?
Sundan na rin sa kanila. Boy pa naman pa. Iliwan mo daw sir na. Ha? Iliwan mo daw sir na. Iliwan mo sir na. Kaya naman, ano kasi dati. Nagbabay ko sila. Ano daw? May babae ng babae kasi, kaya ako nag-abroon. Eh, natural naman ang lalaki ng mga babae. Hindi oh, naman po yun. Mas pangit naman siguro ko na ang lalaki ng lalaki. Dapat ba proud ka sa arawa mo kasi ng babae. Uy, ito, guwapo sa arawa ko kasi may mga babae. Kaysa mga lalaki, no? Maligid. Oo. Oh. Ako nga, tingnan mo, asawa ko nung una, di proud sa akin kasi wala akong girlfriend. Wow. Itong nagkaroon ako ng girlfriend, di proud siya sa akin. Ba't siya nagkiwala? Kasi proud nga daw eh. Ay, may hindi na pagka. Hindi na siya proud sa akin. Kaya, ako ang proud sa kanya kasi siya ang nagkaroon. O di, ibig sabihin, maganda tawa ko. O, proud ako tawa ko, maganda eh. Kung hindi siya maganda eh, magkaroon ba siya? Hindi ah. Walang lumilingon sa kanya kung hindi siya maganda. Oo, eh tayo ng mga asawa, proud din kayo dapat kung ang asawa nyo eh, nagkaroon ng girlfriend. Eh tayo ng lalaki, proud nga ako sa asawa ko eh. Kung nagkaroon siya ng boyfriend. O di proud ako sa kanya. Kasi maganda. Kaya na talaga. Maganda, no? Oo, oh, eh, ibig sabihin, maganda asawa ko kasi nagkaroon. Gano'n naman talaga yun. Dito kasi, sa abroad kasi, tinatawag, lalo na dito sa Saudi Arabia. Siguro, sabihin natin 50-50 or 60% na hiwalay talaga. Kasi kung nandito ang magbisyo or ang naiwan sa Pilipinas, sinasama magbisyo. Gano'n talaga yun. Naglalag po kayo siya. Maganap ka na rin, pero at least maging proud yung asawa mo. Magdagan pang lima. Wala na. Sir, may na po signal mo. Gumagapan. Ngayon, isang po. Ano ba signal ko? Sa ibang barya, signal ko. Oo. Gumagapang eh. Hindi ah, oo. Signal ko. Sabre naman signal ko. Ayaw eh. Hmm? Sabre naman yung signal ko. Hello? Ayan, medyo okay-okay na. Oh, narinig mo pala eh. Bakit sabi ni DJ na yun ada signal ko? Nakagre naman yung wifi ko. Wala-wala kasi yung buhok. Ay, galing kasi ako sa kantahan. Joke lang yan. Eh, huwag kong piko. Ang buti naman. Ikaw nga, mahina ka yun eh. Hindi lang malakas eh. Talagang mahihain lang si Ma'am. Ano ba yung sa inyo dyan? Wifi? Pigil lang yung busis ni Ma'am eh. Ay, naka-bluetooth pala. Naka-bluetooth pala siya kaya may ina-busis ni Ma'am. Ano po sabi? Kaya ako naka-bluetooth din ako. Ay, kaya pala. Bluetooth din naman ako. Ano po sabi mo? Kalimutan ko na tuloy. Tinatanong ko sa'yo. Eh, matanda na kasi yung mabilis na tuloy mo. Di mo feel ngayon ng lamig dito kasi nasa loob ka lang eh.
Malamig din naman pero mahirap. Eh, mas malamig dito sa amin kasi open kasi ito may site to, kaya mas malamig dito. Kaya dyan, kulog. Pero hindi naman siya, ano, hindi naman siya pala yung malamig doon dito tala dati. Sa ngayon, dito tala dati. Anong gamit mo, Wi-Fi? Oo. O data? Wi-Fi ba? Wi-Fi. Mahina kay. Mahina yung busis mo. Busis niya lang. Okay naman po yung signal ni ma'am. Busis niya lang yung mahina. Ila, ma'am, yung isa niyong Bluetooth, ma'am, gawin yung mic, ma'am. Para malapit sa bibig. Opo. Yung isang Bluetooth, di ba Bluetooth po gamit ninyo? Yan. Ilapit. Oo. Yung mahina lang siguro ako sa iyo, ma'am. Mahina lang siguro ako sa iyo. Hmm. Tapos, ay, saan ka nga pala sa Cebu, ma'am? Sa ano, Balamban? Yun, mas maliwanag pag walang Bluetooth. Hmm, Balamban. Kasi nakapunta ako dyan, anong year yun? Parang 2007. Pero doon malayo yun, nasa dulo, nasa dalagit. Hmm. Nakapunta ako dyan, isang bisis. Kasi yung kasama kong bumili dito ng TV nung unang panahon, pinadala niya doon sa Cebu, hindi gumagana doon kasi palsikam. Tapos sinabihan ko naman yung ano na ipa-adjust lang yun sa technician. Yan technician daw, wala rin alam. Kaya pinuntahan ko naman doon. Kasi yung time na yun, nasa Bohol din ako eh. Andoon ako sa Kaparido. So magkalapit lang yung dalagit, harap lang yun, dalagit sa Bohol. Kung pasok kayo? Ibang salita doon, like, dito ko sa site. Anong tabaw? Anong salita na sinasabi mo? Doon sa dalagit, ibang salita doon, slide ang salita. Slang. Yung Bisaya nila, ibang klase yung Bisaya nila. Sa Bohol naman, iba rin ang klase yung Bisaya nila kasi mas slide naman yung Bohol. Ninja rin mo. Patay mo nyo. Pati naman din yun. Ayun sa lagi. Asan nga yun sa inyo? Dabaw sa amin yun. Ang Bisaya sa amin, sosyal. May halong Espanyol. ang Bisaya ng Cebu, yun ang matigas. Pero ang magandang Bisaya, yung nasa Ilonggo. Kasi kahit tatagayin ka na, ay malambing pa rin. Yun ang nagaganda naman sa tayo ng Ilonggo. So, ang bunso mo man, ilang taon na? Bunso mo una? Ilang taon? Bunso? Oh, yung bunso mo una, ilang taon na? 8. Kung bago lang pala kayo naghiwalay? Hmm? Bago lang pala kayo naghiwalay, gano'n? Hindi ah, matagal na yun. Nung nang ano siya, nung buntis pa ako, dun, 8 months ata yung tiyan ko. Ah, binuntis ka lang muna bago masilinat sa paghiwalay, gano'n? Hmm. Ayos yun. Proud ako doon sa saong. Nababayaran? Ay, natural lang, sabi ko naman sa iyo, ang lalaki, natural lang bumayaro. Huh? Saan ka ba, mas, sa, sige nga, kung sa'yo mas pangit pakinggan ng asawa mo, ikaw yung asawa ng lalaki. O, di ba? Mas nakakasakit yun sa'yo. Eh, kung ng babae, okay lang, happy lang. Gapo asawa, eh, di, natural lang ang babae.
Pero kung yung babae ng lalaki, pangit pakinggan, pero kung ng babae yung babae, parang okay lang sir, no? Oo. Ay, pangit yun. Ah, pangit? Ah, pangit. Dapat kung ng babae ng lalaki, mas okay yun. Ah, mas okay. Kasi ibig sabihin, may sura yung babae. Kaya nang lalaki. Hindi naman siya magkalalaki kung wala siyang kagandahan. Okay. Kung ng babae, yung isang lalaki, okay yon. Kasi, gwapo siya, ganon. Kaya ng babae. Oo. Kung... Oo, ibig sabihin, mas proud yung asawa kasi gwapo. Sa loob niya, hindi naman magkababae yung asawa ko kung walang itsura, kung hindi gwapo. Ah, pero marami din ngayon, sir, sa panahon ngayon, kahit walang itsura, hindi gwapo, maraming babae. Eh, ibig sabihin mo, sir, maraming pool ang laman ng bursa, no? Ah, maraming laman. O, discartidor talaga, sir. Baka may, baka may agimat, sir. Ayun lang. Oo. May kwento dyan, eh. Pag ito yung marunong mag... Oo. Pag yung lalaki, gwapo, tapos yung asawa niya, gwapa, yung babae, swerte daw tawag dyan, swerte daw, sir. Pero pag hindi gwapo ang lalaki... Tapos maganda ang babae, gayuma daw yan, sir. Gayuma. Gayuma daw. Ano yan, sir? Nadala sa Latin. Marunong ako mag-Latin. Oo. Oh. Yung pag nangligaw ko ng babae, bago ko siya ligawan, magbigkas muna ako ng Latin na si Kriam Ursali Purhiri ganun. Eh, tulad yan, sasagutin ka na kaagad. Oo, hindi pa ako natapos. Sagutin mo nga, sabihin mo nga kay ma'am sir, ulitin mo nga kung sagutin kasi, ngayon. Kasi, yung ibig sabihin nun sir, ice cream for sale. Si Kriam Ursali Purhiri. Eh, ma'am, kung nangligaw ako sa'yo, ma'am, ayaw mo akong sagutin, ma'am. Babaero ako, ma'am. Yun lang, oh. Aminado si sir, ma'am, oh. Babaero daw siya. Oh, paano yan, ma'am? Baka pang-apat ng nanay. Hindi lang pang-apat. Baka sumumbro pa sa... Pero yung time na yun, ma'am, bata pa ako noon. Pero ngayon, wala na. Sipin mo lang, sa dito ako sa Saudi, kung tutuusin ko dito, ha, kung gusto ko talaga dito, sa daming tropa ko, magpatawag. No, kaya nga binilta ko nung una, istasyan ko dito dahil dyan sa mga tropa na tatawag, punta ka dito sa bahay, kasi maraming babae, maraming anak, ganito. Eh, sabi ko sa inyo na, kahit yun, tumatawag pa rin, ha. Siyempre, pag-ibis, siyempre, ibis na nga po, wala na. Katawag, pasyal ko dito kasi may handahan. Hindi na, sabi ko, slow-blow ko, hindi na. Sa inyo na yan. Wala na, expire na kasi 52 na ako eh. Pero bumabalik daw yan, sir, pag edad mo ng 60, bumabalik daw yan sa pagkabinata, yung tula dati. Kunyari, yung chick boy ka dati nung araw. Pag edad mo daw ng 60, magiging chick boy ka daw ulit, sir? Pero okay na lang yun. 50 na yun kay pwede naman itulak. Yun lang. Nung unang panahon kasi, nung unang panahon, nag-edad pa ng 16 to 21, pag nangyindad ka, naka-smile yung babae. Nung unang panahon, pag kinindatan mo ang babae, example, kung may kinindatan ako, hindi na naka-smile ang babae. Kasi mangot. Kagad mo nang bigkas yung babae, tatanda mo na yan, lalandi ka pa rin. Okay. Oh. Unang una, nag-smile sila, ngayon di na. Kasi bata-bata ka pa, no? Upal-upal ka. Eh, mas maganda, ma'am, na pag may mangligaw sa'yo, mamili ka ng bata-bata. Kasi at least, okay pa.
Pag matanda, wala na, expire na. Diba sa atin? Bakit sir, expire na ba? Oo, expire na. Hindi naman, ano yan eh. Pag edad mo, 70 siguro, yun siguro eh. Kailangan mo na ang backup ng apo mo. Hindi naman, sa totoo lang din siya, ikwento ko yung totoo ah. Nagkaroon kasi ako ng karelasyon, year 2019. Oo. Pero nandito ako sa Saudi, siya naman nasa Pilipinas. Mm-hmm. Yung babae kasi na yun, may anak siyang dalawa, talagang siri ko na mas mahal na mahal ko talaga yung babae. Inunang ko nga ng bahay sa subdivision. Tapos nag-monthly ako sa kanya ng 30,000. Kaso, ang hindi niya alam kasi, siyempre may alam din ako sa computer. Sinat ko yung account niya, at sinerge ko yung mga account na hindi ko alam, na nilink ko yung number niya. Nahuli ko yung mga account niya na, na iba pala sa mga kachat. Pero sir, girlfriend niyo po yun, nagtiwala kayo kagad, pinadala mo ng pera kada buwan, tapos may kinuha ka pang bahay. Ano po yun, nagkita na po ba kayong dalawa, personal? Never. Ala, uy. Hindi, sa totoo lang, DJ, siguro masabi ko na dahil sa love ko siya, saka nagtrabaho yun sa Cebu, tapos may kinakasama yun sa Cebu, ikukwento ko talaga yung kabuhan, may kinakasama yun sa Cebu, tapos yung best friend ng babae na yun, si Bale, kapilido ko, tapos nagsistart kami, sabi niya, kuya, tulungan mo naman si ganito, kasi yung kinakasama niya, lasingiro, tapos mabairo, panang bubugbog. Gusto niyang umuwi sa Mindanao, sabi nung yung ibali kapilido ko. Sabi ko, sige, ipag-chat mo siya sa akin, padala mo siya ng pera, kung gusto niyang umuwi, tulungan ko siya matuwi. Yung time na yun, tinulungan ko talaga siya umuwi. Binigyan ko siyang pamasahe, tapos nakiusapan, nakukunin daw niya yung lahat niya, bago siya uwi, binigyan ko naman ulit. Siguro ulit sa awa, doon na yung nagka-feel ko yung love, naawa ko ito ba. Kaso lang, umabot din ng dalawang taon, hindi naging magandang resulta. Yung time na nalaman ko na mayroon siyang katawagan sa number, sa mga account na hindi ko alam, kagad din naman akong nag-weed. Yung walayan ko rin kagad. Di sayang naman yung mga... Pero masakit yun. Masakit. Siyempre, may money involved eh. Diba? Okay lang sana kung tulong-tulong na hindi kayo. Pero naging kayo eh. Diba? Nung dumating siya sa Mindanao, pinadalaan ko siya ng 80,000. Nung dumating siya, tapos pagkasunod ng buwan, pinadalaan ko naman siya ng 70,000. 70,000. Tapos ng monthly na ako sa kanya ng 30. Aragoy. Consistent yun? Isang taon, sir? Dalawang taon. Kasi dalawang taon kami na ito. Kulang-kulang dalawang taon. Sakit nun ha? Sakit sa bulsa? Adi, okay lang yun. Experience lang. Okay lang sa akin. Di ba lang ako ng loko kaysa ako ng loko? Tama. Pero yung mga kapatid ko kasi nung una, sinasabi na sa akin na huwag ganun kasi hindi mo pa naman nakita sa actual. Mismo naman ako, nagalit ako sa mga kapatid ko, dalawang taon, kulang-kulang dalawang taon din, wala akong kontak sa mga kapatid ko kasi ayaw nga nila doon sa bahay. Hindi sila nagkamali, no? Double sick talaga sila eh. Yun lang. Pero okay lang. Ganun lang talaga ang buhay. Accept ko na yun. Matanda na rin ako. Okay lang. Masarap kasi magmahal. Mula noong DJ, di na ako ayaw ko na yung gustong magkipag-relasyon ulit. Dito sa dami, kung gusto rin ko dami. Pero ayaw ko. Nakatakot na. Tumuhin ng Pilipinas, hindi na lang.
Iba pa rin kasi yung kasakasama mo, di ba? Oo. Eh, uuwi ako doon. Mag-business na ako ng... Alam mo ba yung lugod at saka palo-palo? Ganun na lang. Para walang kapital, no? Oo. Tapa lang kapital yan. Pwede. Punta ka lang tapa. Oo. Mayinis. Oo. Si ma'am yung pabuhati mo ng lugod. Nung mag-ikot kayo, maglako kayo. Ikaw sisigaw. Ay, lugod! Eron. Si ma'am magpasan. Kasama ng palo-palo dyan. Hindi. Baka di rin yan naintindihan mo palo-palo. Palo-palo, ma'am. Paluin ka na si Rabang. Naintindihan mo ba yung palo-palo, ma'am? Yung pang-dik-dik ng mga damit. Oo. Oo pala. Pang-piga. Mm-hmm. Paklang ka niyo, pwede na yun. Yung ano, yung... Oo, oh, yung palwa ng niyo, pwede na yun. Oh. Ay, ano, payag ka, ma'am. Mag-negosyo lang tayo ng ano. Palo-palo at kalugod. Kasi yung gusto ko nga eh, ano eh, mag-negosyo ako ng ano eh. Yung lalaking baboy, tapos ilalako ko ngayon, sisigaw ko ngayon na, takal! Takal! Oh. Maganda rin yun. Buinas pa eh, mamaya. Eh, yung mayari, babae, gusto rin magpatakal o libre na. Takal pa yun. Takal pa yung baboy. Ikaw, nakatakal din, sir. Oh. Doble na. Doble ang charge, no? Hindi lang baboy yung may charge. Ako rin, may charge din. Libre pa, no? Ang mga kita, kahit matanda na tumatakal pa rin. Ay, ma'am. Parang mawala ka yata sa usapan mo. Ikaw naman magkwento, ma'am. Ha? Ikaw naman magkwento. Ano ba yan? Naubusan ako ng kwento. Hindi lang, kinilang na lang ako. Naubusan na si sir ng tikal, ma'am. Ikaw naman magtikal, ma'am. Oo, oh, ito naman magtikal. Kailan nga po uwi? Ah, uwi. Kailan na uwi? Baka... ngayong Mayo. I'm not sure, di pa sure, pero... nang file na ako ng final exit. Mag-exit ka na? Oo. No. Mas maganda kasi yung para sa akin kasi sa opinion ko sabagay matagal na ako dito sa Saudi sumukan ko naman yung pawis ko ako lang din ang ginabang yung nagtrabaho ka sa kumpanya yung talent mo sila lang din ang ginabang kasi ang pagtahod ka lang sumukan ko naman yung ano. Wala akong amo, mismo akong amo. Tama. Tsaka walang kapital, yung panghilod, tsaka yung ano, pangpiga ng damit, no? Walang... palo-palo. Palo-palo. Walang kapital yun, oh, di ba? Oh. Sigaw lang... may kapital yun, DJ, buta. Pa? May kapital yun, buta. Siyempre, magsuot ka ng buta kasi apat-apat ka doon sa... oh, sapa, mamulot no. May mga bubog doon. Oh, yun lang, oo. Yun lang yung capital mo, yung i-invest mo, yung ano tawag dyan, puhunan. Oh. Yung oh, yung buta. Buta lang, oh, di ba? Tapos ikaw ma'am magbibitbit, ma'am. Kunyari kabilaan, no. Ituwang tuwang mo ba yung dalawang ano, dalawang timba. Yan, puno 'yan ng panghilod. Ah, tapos si sir. Ah, yung oh. Tawag naman, papasakit. Tapos si ikaw lang sisigaw, sir. Medyo malakas busis mo kay ma'am kasi kung sino sisigaw, may hina busis niya. Pero baka galing ko sa kantaan si ma'am na paus lang. Ay, hindi ba? Hindi nga. Nag-file na ako na. Ngayon, meet-file ang finish contract ko eh. So, nag-file na ako. Nakailang dekada ka dyan, sir, sa Saudi?
Dito, 18 years ako dito, sir. Oh, tagal na rin, ha? E di may pagkaganyan, may mga separation fee naman kayo. Sana, no? Ah, di, no, meron. Yun nga, ang plano ko na yung kapital ko. Oo, oh, yun. Saka yung sahod. Ipon mo. Mas maganda yun, no? Mas okay pala pag ganyang nasa company kaysa namamasukan ka sa loob ng bahay, no? Pagka, sabagay, skilled kasi kayo, eh, no? Malaki kasi yung... Malaki yung sahod nila. Kahit, taga ano lang kami sa construction, taga bigay ng mga kahoy, mga pato, at least may beneficyo kami. Dito, ang sa inyo sa bahay, meron yata eh, di ba? Yearly yata ang binibigyan kayo. 2 years. 2 years. Yes. Sa amin kasi yearly ang ano namin. Iba pa yung beneficyo, iba pa yung ano, parang bonus niyon sa isang taon meron kami. Isang taon naman yun. Parang bonus talaga, no? 13 month, parang ganyan. Oo, parang gano'n, 13 months. Wow. Isang taon, isang sahod talaga yun. 2 years, tapos isang sahod. Ah, sa inyo, 2 years, isang sahod. Sa bagay dito sa amin, sa mga technician, example, mga electrician, or carpintero, o mga sumba, 2 years din yan sila. Every 2 years yan sila may benefits. Sa mga staff, yun yung yearly. Edi staff po talaga kayo dyan, sir? Ay, nabilong ako sa kalsada, sir, na may staff. Doon ako nabilong. Staff? Supply. Yun lang. Linga, Joe. Malay nyo magkita kayo dyan kasi pareho lang naman kayo ng lugar, no? Kung gustuin talaga. Kita lang naman, no? Bago uwi si sir, no? Baka magka-panag, ano kayo dyan, panatagan kayo ng loob, no? Hindi. Pwede naman, kung magkita kami, pwede. Si hi, hello. Yeah. Pwede tayong kumain. Oh. Pwede yun. Oh. Kain kasi lang. Ngayon dito sa Saudi, hindi na kagaya ng unang panahon na pag kumain ka, dito pwede makita mo yung babae. Ng unang panahon kasi separate. Ang kainan ng babae, babae lang. Kainan ng lalaki, lalaki lang. Ngayon hindi. Kahit harapin, kahit yung lamisa, ang babae lang nakaupo, doon ka rin kakain. Magkaharap kayo, okay na. Hindi kaya ng unang panahon. Naluwag na dito, no? Kunti. Pwede na din mag- Okay na. Kasi ang mga babae ngayon, nung unang panahon, kailangan... Hindi, kahit sa bata. Nung unang panahon kasi, kailangan magtarha, tapos magkabaya. Ngayon, ang babae, hindi na. Mag-tises lang, mamantalon. Pero ba, yung sexy na damit naman, yun ang hindi pwede. Pero kung mag-tises ka lang, tapos mamantalon, okay yun. Nung una, hindi siguro, huhulihin ka kagad. Wala kang tara, sisigawan ka. Close your ear. Kaya nga nung una mga Pilipina, doon sa Buluwagan, malapit sa mall, doon malapit sa masjid, pag sumisigaw na yung mga mutawa na, close your ear. So sabihin ko naman sa mga Pilipina, kabayan, alam mo yung ba kung anong sinasabi niya? Sabi niya, oh, sabi ko, ah, hindi niyo alam. Ang ibig sabihin niya, close your ear, open your bones. Tuwa-tawa na yung mga Pilipinas sa akin. Wala na ngayon, wala nang sita ngayon. Wala nang sita ngayon, hindi makagayon ng unang panahon. Mag-usap kayo ng palagay mo, kaibigan mo dati sa Pilipinas, na lalaki babae, mag-usap. Okay na, walang problema yan. Nung unang panahon, hindi pwede. Pag nag-usap kayo, pusa sa Federico. Dati pa yan, oh. Ano yun, sir? Close your hair, open your boobs. Close your hair, open your boobs. Pinaulit tayo ka na din. Tumatawan lang sa akin. Eh, alam mo naman eh. Ako kasi, kung sa Bisaya pa, bugal-bugalon ko. Oo.
Kumbaga pag sa Ilonggo, tikalon gamay. Tikalon gamay. Ano? Hindi gamay dito, tikalon dako. Baka naman magkaano kayo ni Mama. Usap-usap lang muna, friend-friend lang muna, ha? Oo. Pwede naman eh. Kung pumasyal ka sa bata, message ka lang dito. Pwede naman tayo doon magkita. Kasi mas maganda doon sa Villaggio kasi doon lang talaga ako sa Villaran. Tapos doon ka sa third floor, may kainan doon. Doon naman talaga akong kumakain. Kaya maganda doon isang dayan, at least may Villaran. Kat ka lang sa taas, may kainan. Malibang na, no? Sige ah. Connected na rin po kayo sa isa't isa, no? Good luck na lang. Thank you so much. Ma'am, thank you po. Sige. Hindi siguro nagkaigihan si Sir at saka yung nakausap niya before. Kasi last year sumali yun eh. Engineer yun. So, ngayon pauwi na talaga, no? Pauwi na talaga siya. Sumali po yun last year eh, no?